Tayo po'y tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa ating pong banal na gawain. Kaya po ang lahat po'y inaanyayahan ko pong tumayo bilang paggalang po sa banal na salita na dadalin po ng ating mga ngaral sa hapong ito, ang ating pong beloved preacher, Albert Arevalo. Palakpakan po natin muli ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you po sa ating mga ngaral. Po beloved brother Bernabaro, mga minamahal, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. Manalangin po tayo, mga minamahal. Opo, dakilang mapagpala po namin, Ama Diyos, na makawin sa lahat, pinakamamahal na Panginoon, through the first leading prayers of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Rad Almeda, na yung huling propetang nilang isa, narito po kami na lubos na nagpapasalamat na sa bawat yung tunay balagawain na natapos na, kami po yung sinamahan sa pamagitan ng banal na Espiritu at ang napakatamis sa presensya na sa namin kagalakan, kalakasan, pagtutumibay, pagtatagumpay sa paglilingkod. Narito po kami malapay sa pag-aaral ng Ebanghelo, kaligtasan, batid mo na sa ganang aking paganda. Wala akong magagawa ko'y basa, hindi karapat dapat kabagal mo lamang po. Kaya sa unad na lang, minamahal, ginagalang mga pastor, Wildis Rad Almeda, aming sinasaway tinatap sa impyerno ang lahat ng mga demon gawa nakaawit distraction sa paglilingkod. Demons of pride, demons of belief, kasaw from them, kasaw from us, in the name of Jesus, hindrances, kasaw in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ipinapaabot ko po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pinakamataas pagsamba ay tangi lamang po naukol sa ating napakabait na Diyos na buhay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Cristo. Purihin ang ating dakilang Diyos at doble pong paggalang isang mapagpalang hapon sa ating minamahal ginagalang Ebanglista Wilde Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. At sa ginintong turo, buhay na alaala at pagpagalang ating beloved Honorable San Pastor Lina C. Almeda sa ating po beloved Mama Dear to their beloved children, the whole Almeda family po, mga minamahal, sa lahat po ng mga beloved co-workers, co-preachers, choirs, instrumentalists, beloved control, webcast, sa ating beloved source information, sa lahat ating mga minamahal na mga kapatiran, baguhan at dahtian, mga minamahal, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa ating mga beloved webcast viewers. Palakpakan po natin ng masiglang buhay na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pag-aralan sa morse ito, mga minamahal, the Lord knoweth, God knoweth, mga minamahal. Kilala at alam ng malapanginoon ng ating dakilang Diyos ang lahat ng mga bagay patungkol sa kanyang mga banal sa ating paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapanginoon. Kaya hindi ating basahin sa unang talata sa aklat ng ikalawang Timoteo, kapitulo po ay 2, versikulo po ay 19. Kaya hindi po. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo sa kabanata 2 sa talatang 19. Gayon may ang mga matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay mananatili na may atatak nito. Kinikilala ng Panginoon ang mga kaniya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasampitla ng pangalan ng Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa pagbabasa. Palakpakan po natin minsan ang pangating pinakamamalapay doon. Ito na sabi ng Biblia sa 2 Timothy chapter 2 verse 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure. Having this seal, the Lord knoweth them that are His. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay doon. Ang sabi ng Biblia sa talatang ito, mga minamahal, kilala niya lahat ng tumatawag sa kanya, mananampalataya man o hindi, believer, unbeliever, mga minamahal. Lalo na yung mga totoong kanya na nananatiling may tatak at silyado ng kanyang banal na spirito. Kaya nga sabi ng balakasulatan, mga minamahal, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, hindi po sapat sa tao, mga minamahal, na kilala mo lang ang Diyos at alam mong may Diyos, tapos na. Kinakailangan, kilala ka rin at kinikilala ka rin ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang tunay na kanyang anak. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos ang lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Anong sabi ng Biblia, mga minamahal, sa nagsisipagsabing kilala din nila ang Diyos? Sa book of Titus 1:16, basahin na lamang po natin po yan. Sila'y nangagpapanggap na kilala nila ang Diyos, subalit ikinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa.
Kaya nga po mga minamahal, dalawang bagay ang tanda sa banal na kasulatan sa talatang ito na sila'y kilala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una, bakit kilala ng Diyos ang kanyang mga tunay na anak, mga minamahal? Dahil ang kanyang mga tunay na anak, mga minamahal, nananatiling may tatak nito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Katulad ng isang produkto, mga minamahal, kapag yan po ay tatak ng mga kilalang brand, mga minamahal, yung pinakamay-ari ng brand po na yan, lahat ng mga item na kanilang pag-aari, alam nila na kanilang, sa kanila yon. Bakit? Nakatatak sa kanila, mga minamahal. Ganon din ang sa ating mga Panginoon. Lahat ng sa Diyos na may tatak nito, yan lang ang kinikilala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga walang kalugihan ang ating paglilingkod. Sa paunang dalangin ng ating minamahal, ginagalang mga Pastor Wildis Ladalbeda, yung ikaw bilang Kristiyano na nagsusumikap pagdalo ng tatlong beses sa loob ng isang linggo, mga minamahal, at lagi mong nadarama ang banal na Espiritu na malapag ang kanyang matamis sa presensya, tanda po yan na ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa iyo at ikaw bilang anak ng Diyos ay nananatili sa tatak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin, malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang natin mag-sovereign praise the Lord. Ikalawang tanda na kinikilala ng mga Panginoon ang kanyang mga anak, mga minamahal, sa pamagitan po mga minamahal ng paglayo sa lahat ng kalikuan. Nasabi ng Biblia, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Bakit? Lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng kanyang pangalan. Palakpakan po natin ang ating taklanjus pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga bilang Kristiyano, mga minamahal, kinakailangan talaga na kapag ka ikaw ay kumilala na sa mga Panginoon, isa sa reklamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Na lagi natin napapanggan ang pagsisi ay paglayo, pagtalikod sa buhay makasalanan. Kaya nga kahit kilala mo na ang mga Panginoon, pag hindi ka lumalayo sa lahat ng uri ng kalikuan, kasalanan, mga minamahal, may pagkakataon na ikaw ay kinakalimutan ng ating pinakamamalapain. Kahit huwag ka na magtaka, kapag ka ikaw ay lumalakad sa lahat ng kalikuan bilang Kristiyano, mga minamahal, at tumatawag ka at hindi ka dinidinig ng mga Panginoon, dahil yan ang pagkakataon na kinakalimutan ka din ng ating pinakamamalapain. Vice versa lang po yan. Sabi ng mga Panginoon, pag ako inyong hinanap, masusumpungan ninyo ako. Pag ako'y inyong inuna, pagpapalain ko kayo. Pag ako inyong inuli, mahuhuli din kayo. Amen? Pag ako inyong kinalimutan, kalilimutan ko din kayo. Palakpakan po natin ang ating taklan Diyos, ang lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat magsabi ng hallelujah. Kaya nga, isa sa kadahilanan, mga minamahal, bakit maraming taong napapahamak sa kabila ng silaman ay kumikilala at alam nilang may Diyos, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil hindi sila lumilikos sa lumalayo sa kalikuan na ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam na mag-sabong praise the Lord. Ikalawang talata, mga minamahal. Alam po ba ng ating mga Panginoon ang ating mga kaisipan, mga minamahal? Kaya nga sabi ng kasunod na talata, let no man deceive himself, mga minamahal. Walang sino mang tao sa mundong ito na pwedeng magmapuri sa ating dakilang Diyos. Kahit gaano pa kapantas, katalino ang isang tao ay hindi pwedeng magmapuri sa ating dakilang Diyos. Bakit? Dahil alam niya ang lahat sa atin. The Lord knoweth the thoughts of the wise, mga minamahal. 1 Corinto kapitulo 3, 18 hanggang sa 20. Kindly ating basahin. Dito po sa aklat ng 1 Corinto, ang talata ay, ang kabanata ay 3 at ang mga talata ay 18 hanggang 20. Ang sino man ay huwag padaya sa kanyang sarili. Kung sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanuunang ito at magpakamangmang siya upang siya'y maging marunong. 19. Sapagkat ang karunungan sa libutang ito ay kayaman, ay kamangmungan sa Diyos. Right. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang kautusan. At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangatwiran ng marurunong ay pawang walang kabuluhan. Purihin ang ating dakilang Diyos ang lahat ng mag-sovereign praise the Lord. Purihin ang ating mga Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin o ikatwiran na kilala lang po natin ang ating mga Panginoon. Tayo po ay nasa buong-buong katotohanan ng paglilingkod na dahil talagang may prueba at ebidensya ang paglilingkod sa mga Panginoon. Kaya nga hindi na tayo natatakot mga mina kahit saan tayo pumaroon, maghayo,
mag-share ng Word of God. Hindi ka na matatakot na magbahagi ng Word of God, mga minamahal, na ang Diyos ay nagpapagaling, naghimala, nagbabago ng buhay, mga minamahal. Bakit? Dahil napatunayan mismo natin sa ating sarili ang pagpagpapala ng ating pinakamamalapang doon. Ang lahat ang magsabi, praise the Lord. Mahiyat matakot ka sa iyong paglilingkod, mga minamahal. Kung sinasabi mo ang Diyos mo ay buhay, pero wala namang ebidensya na gaganap sa buhay mo, mga minamahal, puri na ating daklan Diyos, mahiyat matatakot ka. Subalit, bakit tayo po mga minamahal, sa unang dalangin ng ating malapastor, buong tapang natin ay papangaral, ibabahagi ang salita ng malapanginoon dahil sa prueba at ebidensya na kalakip sa ebanghelyo na ipinangaral sa atin ng Man of God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapanginoon, ang natin mag-suffer, praise the Lord. Kaya nga, kahit tayo pinasa katotohanan na hindi tayo pwede magpaisi-isi sa paglilingkod, mga minamahal, nalalaman niya ang pangatwiran ng mga marurunong na pawang walang kabuluhan. Amen? Katulad ng kapag tayo po'y mapapayuhan at tuturuan, mga minamahal, kapag tayo po'y mas marunong pa sa nagtuturo sa atin, mga minamahal, ibig sabihin po niyan, tayo po'y nagpapakapantas sa ating sarili, mga minamahal, ayaw po yan ng ating pinakamamalapang doon. Higit na pinagpapala ng Diyos sa mga Kristiyanong may mababa at mapagpakumbabang puso at isipan sa paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating malapang doon. Uri ng ating daklan Diyos, God know it, the Lord know it. Alam na malapang doon ang kaisipan ng kanyang mga banal. Alam niya kung tayo po'y pabago-bago sa paglilingkod. Alam na malapang doon kung tayo po'y nasa sitwasyon ng iinit sa paglilingkod at biglang lalamig, mga minamahal. Alam din ang ating daklan Diyos na tayo po'y totoong namumuhay na may kabanalan, hindi lang sa gawain kundi sa kahit saan lugar tayo pumaroon. Nasusunod natin ang kalooban ng malapanginoon, mga minamahal. Puri ng ating daklan Diyos, alam yan ng ating pinakamalapanginoon. Bakit? Walang lingid sa Kanya. Ultimo yung ating puso, yung tibok ng ating puso, alam ng malapanginoon. Yung bilang ng ating mga buho, alam din ng ating pinakamalapanginoon. Kaya't walang lingid sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapanginoon. Alam din ng Diyos, mga minamahal, kung paano tayo mag-isip sa ating kapwa. Kung malinis na kaisipan man yan, o maruming kaisipan, mga minamahal, alam yan ng ating pinakamamalapang doon. Purihin ang ating daklan Diyos. Sa lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Palakpakan po natin malakas sa palakpak ang ating pinakamamalapang doon. Alam ba ng ating daklan Diyos na tayo po'y nasa pangailangan o tayo po'y nasa kapamakan? Mga minamahal, mapalad po tayo. Kilala tayo ng ating malapang doon sapagkat sabi sa oras ng pagsubok o kapamakan, mga minamahal, may pagliligtas sa iyo o responde ang ating pinakamamalapang doon. Ang sabi ng Biblia, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, mga minamahal. Ikalawang Pedro, kapitulo po'y 2, versikulo po'y 9, kaya hindi ating basahin. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, kabanata 2, talata 9, ang Panginoon ay marunong magligtas sa mga banal, yes, sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Purihin ang ating pinakamamalapang doon. God bless you po sa pagbabasa. Siya higit na marunong sa lahat, mga minamahal. Ipalakpak po natin ating mga kamay. Nalalaman niya kung kailan nanghihina ang kanyang mga banal upang kanyang palakasin. Amen? Pag tayo po nasa sitwasyon na ng panghihina sa ating paglilingkod, dahil hindi naman po lahat ng pagkakataon, tayo po ay nasa kalakasan, dumarating ang pagsubok, problema, kahirapan, karamdaman, mag-isa pinansyal, mga minamahal, dumarating pagkakato na para bang nanghihina ka, nanglulumo ka. Subalit mga minamahal, huwag mong kalilimutan na lahat na nagaganap sa ating buhay na ipinaintulot ng Diyos, alam niya yan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang doon. Kung paano niya ipinaintulot na dumating sa iyo ang bagay na yan, alam din niya kung paano yung tatapusin. Amen? Kung paano yung aalisin sa iyo, mga minamahal. Parang gulong. Hindi lahat ng pagkakataon nasa pagpapala. Pag-ikot niyan, may pagsubok naman. Pagsubok, after ng pagsubok, pagpapala naman. Dahil kung tayo po'y puro sa pagpapala, mga minamahal, baka tayo po'y makalimot na magpuri sa malapanginoon. Kaya nga dumating din minsan ang pagsubok para lalo kang mapalapit sa ating pinakamamalapang doon. Palakpakan po natin ang ating daklan Diyos, ang lahat ang magsabi ng praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Puri ng ating daklan Diyos, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ang karunungan taglay ng ating malapang doon ay hindi po natin pwedeng pangunahan, mga minamahal.
o turuan man ang ating dakilang Diyos sa mga bagay na gusto nating maganap sa ating buhay. Katulad sa banal na kasulatan, si Prophet Elijah, mga minamahal, na isa po na matapang na propeta ng ating dakilang Diyos na nangangaral, siya po'y tinawag sa banal na kasulatan na the Prophet of Fire, mga minamahal, dahil halos lahat ng kanya pong mga himala, mga pagpapala ng Malapanginoon ay may kalakip na apoy, mga dakay, the Prophet of Fire, mga minamahal, Prophet Elijah, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, nang dumating siya sa pagsubok, ginamit si Jezebel na asawa ni Haring Akab, mga minamahal, upang kitlin ang kanyang buhay, mga minamahal. Siya'y dumadalangin na sa ating Malapanginoon na Malapanginoon, kaysa kuhain ang iba ang aking buhay, kuhain mo na ang aking buhay. Subalit hindi pinahintulot ang Diyos, mga minamahal. Bakit? May plano pa sa Kanya ang ating pinakamamalapanginoon. Bakit? Siya'y gagamitin ng Diyos para magtalaga pa ng panibagong propeta ang ating pinakamamalapanginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos ang lahat magsabi, praise the Lord. Kuminsan dahil sa bigat ng pagsubok ng Kristiyano na halos hindi nakayanin, na halos buhay na ang nakasalalay, mga minamahal, at kapamakan na naghihintay, na nandunod na tayo po'y nangunguna na sa ating kaisipan ng Panginoon, mapapahamak ng aking buhay. Kaya sa tindi ng pagsubok, problema, kahirapan, karamdaman, unahan mo na, malapang, kuhain mo na ang aking buhay. Subalit, bakit hindi pinapahintulot, mga minamahal? Ayaw kasi ng Diyos na pangunahan mo siya. Hintayin mo yung panahon na ikaw ay talagang kukuhain ng Panginoon o yung panahon na ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tingnan po natin, bakit hindi pinahintulot ng malapay yung kailingan ni Prophet Elijah na siya'y kuhain na ng Malapanginoon? Dahil yung plano sa kanya, magtalaga pa ng propeta bago siya kuhain ng Diyos sa espesyal na pagkuha. Bakit? Pinasundo pa po siya ng karong apoy at ipo-ipo at nirapture ng buhay ng ating pinakamamalapanginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya po mga minamahal, malapit nang bumalik ang ating Malapanginoon. Kasama na dyan sa ating paglilingkod, mga pagsubok, kahirapan, karamdaman, kawalang panghihina. Mga minaasahan mo na yan. Dahil malapit nang pumalik ang ating Malapanginoon. Tiisin mo yan, mga minamahal, sa pagbalik ng Malapanginoon. Kasama tayo sa espiritual na pagsundo ng ating pinakamamalapanginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Alam ng ating Malapanginoon, ngayon pa lang, alam ng ating dakilang Diyos yung ating puso at isipan, mga minamahal. Katulad ng binabanggit ngayon ng ating idalaga maharap sa atin na mayroon tayong coming crusade, mga minamahal. Ngayon pa lang, desire mo pa lang ng iyong puso na magmalasakit, sumuporta para sa nalapit po nating krusada, mga minamahal. Praise the Lord. Wala pa man ang pagpapala, mga minamahal. Yung mag-release ka pa lang panampalataya, mag-desire ka pa lang ng pagsuporta pag umalasakit sa Malapanginoon. Kumbaga, yung desire mo pa lang, aksyon na yan sa harap ng ating pinakamamahal na Apostol Kristo. Ang sabi nga po, mga minamahal, ng ating mabait na Diyos, true beloved, Ate Tet, Almeda Smith, mga minamahal, hayag na ika'y aking gagantimpalaan. If you do secretly, I reward you in public. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kung gumawa kang lihim para sa akin, gagantimpalaan kita sa hayag na pagpapala. Palakpakan po natin ang Malapanginoon. Amen. Wala ka pang ibinibigay, nagdi-desire ka pa lang na tumuwang para sa gawain. Mga minamahal, ang sabi ng ating Malapanginoon, gumawa ka na. Ibig sabihin, umaksyon ka na. Mga minamahal, nag-isip ka pa lang na mabuti para sa gawain, Malapanginoon. Ang tingin sa iyo ng Diyos, gumawa ka na ng mabuti sa kanyang banal na harapan. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Kaya umas mo na kapag dumating talagang pagpapala na ibinaw mo o pledge mo para sa gawain ng Malapanginoon at talagang inaksyonan mong ibinigay, sumuporta, nagmalasakit ka para sa gawain ng Malapanginoon, talagang ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapanginoon, ang lahat mag-sovereign, praise the Lord. The Lord know it, God know it, mga minamahal. Siya lang po nakakalam sa lahat, sa lihim man o sa hayag, maging sa pinakamahirap tarukin ng tao at mananampalataya. Ay dito po sa aklat ng ikalawang Corinto, kapitulo po'y 12, versikulo po'y 1 hanggang sa 4. Mga minamahal, praise the Lord. Pakinggan po natin ang talatang ito, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang mga taga Corinto, kabanata 12, sa talatang 1 hanggang 4. Kinakailangan ako'y mararapat, ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at ang mga pahayag ng Panginoon. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristus na mayroon ng 14 na taong maging sa katawan, aywan ko,
kung maging sa labas ng katawan, aywan ko. Maging Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. At nakikilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam. Purihin na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitaing di masayod na hindi nararapat sa itain ng tao. Purihin ang ating dakilang Diyos ang lahat ng mag-sovereign, praise the Lord! Palakpakan po natin malakas at buhay na palakpak ang ating pinakamamalapang doon ang lahat ng mag-sovereign, praise the Lord, mga minamahal! Bago po ang galak na ipatutuo, mga minamahal ni Apostol Pablo ang patungkol dito, pinulong niya yung mga mananampalataya sa lugar ng o iglesia ng mga taga-Corinto, mga minamahal, tulad ng ginagawa ng ating Bilayet Peris ng Dalo sa mga manggagawa o sa mga kapatiran na kung saan nakikita nila ang sitwasyon. Katulad ni Pablo, nakita niya ang sitwasyon ng mga taga-Corinto, mga minamahal, ang bawat isa sa paglilingkod, may mga nadidisip na o nadadaya na ng kaaway, mga minamahal, nang lalamig sa paglilingkod, mga nanghihina, mga lugmok sa pagkakasala, mga minamahal. Kaya after ng pagtutuwid niya at pagsupil sa pagkakasala sa pamagitan ng kanyang pangaral, kinomport niya ngayon sa pamagitan ng kanyang vision, mga minamahal, na ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos ay makahulugan o walang kalugihan ang paglilingkod sa ating pinakamamalapang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga sa talatang 1, mga minamahal, sa salitang kinakailangang bangkitin, bagamat di nararapat, ayaw kasi ni Pablo, mga minama, na may makapag-isip sa kanya na siya po ay nasa pagmamapuri. Mga minama, isipin ng mga iba, binabanggit mo yan, na ikaw ay nakapunta sa langit, na ikaw ay inagaw, mga minamahal, puri na ating daklan Diyos. Kaya nga po, mga minamahal, dahil nakita niya ang sitwasyon, mga minamahal, ipinatotoo niya, mga minamahal, ang sa anong dahilan, upang silang lahat ay mga aliw sa paglilingkod, na sino ang kanyang tinutukoy, walang iba kundi siya mismo, mga minana, pinaranas ng ating pinakamamalapang noon na hanggang sa third heaven siya'y dinala ng ating dakilang Diyos sa pamagitan ng vision. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang noon. Kaya nga po niya, mga minamahal, kaya nga po na ipangaral ni Apostol Pablo ang patungkol sa mga rapture sa lahat ng talata sa bawat sulat ni Pablo. Mababasa po natin dyan, mga minamahal, yung mga patungkol sa rapture. Advance po siyang tinuruan ng ating malapay sa mga bagay na magaganap. Anong alam ni Apostol Pablo patungkol dito, mga minamahal, kung hindi siya pinag-usapan ng ating malapang noon? Sabi nga po niya sa talata, sa banal na kasulatan, hindi ako kabilang sa mga apostol, subalit hindi siya nagpauli. Bakit, mga minamahal? Sapagkat siya'y sinamahan din naman ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Alam na mag-sovereign, praise the Lord. Kilala niya talaga, physically. Amen? Dahil siya mismo ang kanyang tinutukoy, mga minamahal. Ang sabi, nakikilala ko isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan, aywan ko, maging sa labas sa katawan, aywan ko. Diyos na nakakalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit at nakikita ko ang taong yan, maging sa katawan o labas sa katawan, aywan ko. Diyos na nakakalam na kung paano siya inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Tignan po natin lahat ng mga pahayag ni Apostol Pablo sa banal na kasulatan. Lahat, future, mga minamahal. Lahat ng mga paganda patungkol sa rapture, pagbabalik ng malapang noon. Mga mina, bakit niya nalaman po yan? Dahil itinuro sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat mag-sovereign, praise the Lord. Ang lahat mag-sovereign, hallelujah. Puri natin ang ating malapang noon. Bagamat sa physical, kilala natin ang ating mga kapumanampalataya, lalo't kung matagal na tayo sa gawain, tulad ng lugar ng Baliwag, mga minamahal. 10 years ka na dyan, imposible naman hindi po pakilala yung bawat Kristiyano rito. Ilan nga po, mga minamahal, magpatotoo pa lang ay si brother yan, ay si sister yan. Bakit? Kilala mo, sa pamagitan pala na kanya ipinapasalamat na lagi mo nang napapakinggan, alam mo na siya yung napapakinggan na si brother yan, si sister yan. Amen? Physically, alam natin. Subali pagdating sa espiritual na paglilingkod, yung talagang pinakamalalim na buhay ng Kristiyano na alam, na kahit kilala mo na yan, Diyos lang ang nakakaalam. Amen? Kaya nga sabi ng kasulatan, mga minamahal, be not judged
Mga minamahal, sabi ng balang kasulatan, judge not that ye be not judged. Mga minamahal, huwag kayong humatol upang hindi kayo mahatulan. Kilalang natin ang bawat isa physically, pero yung spiritual na paglilingkod niyan, hindi mo pwedeng usgan niyan. Halimbawa, nakita mo, hindi yata nag-aayuno itong brother na to. Mga minamahal, ako, nakapag 10 days na ako. Yung sinasabihan mo hindi nag-aayuno, naka 40 days na pala. Ikaw, 10 days lang. Amen? Amen? Lahat na magsabang praise the Lord. E baka isipin mo, pagka nagulog lang tayo sinopening, hindi siguro tatapat tong sister na to. Kasi pagka nagulog, ang ingay. Barya-barya lang ibinibigay. Samantala sa akin, pagka nagulog, smooth, walang katunog-tunog, puro papel. Amen? Hindi mo alam, yung inulog pala niya, katulad ng babaeng buo, babaeng bao sa balang kasulatan, buong kanyang ikabubuhay. Amen? Samantalang pag magulog ka man ang mga minana, bagaman smooth, walang katunog-tunog, hindi naman umabot sa pamantayan, 10% naman. Amen? Kinuha man sa malaking kabuuan ng pagkapalang natanggap, hindi naman umabot sa pamantayan. Samantalang yung nagulog na grabe kaingay dahil matunog talaga, puro barya, pero buong ikabubuhay naman. Ibig sabihin, 100% ibinigay sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang noon. Ang natin magsabi ng praise the Lord. Ang natin magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamalapang noon, mga minamahal. Meron nga, tinitigan. Akala niya, masamang titig. Sabi, galit asa sa akin itong brother na ito. Kanina pa ako tinititigan ito. Hindi niya alam, yung iniisip pala ng brother na tumitingin sa kanya, pagkatapos niyang gawain, ilibre kita si Jollibee mamaya. Amen. Yung iniisip niya, iba sa iniisip ding isa, mga minamahal. Kaya ang lahat ng bagay, mga minamahal, Diyos lang ang nakakaalam. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang noon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Purihin ang ating pinakamamalapang noon, mga minamahal, praise the Lord. Ikalawang Korinto, kapitulo po ay 7, versikulo po ay 11, versikulo po ay 7 hanggang sa 12. Pakihanda na po natin dalawang uling talata kay Lipo. Dito po sa aklat ng kalawang Korinto, kabanata ay 11 at ang mga talata ay 7 pakibilis hanggang 12. Amen, praise the Lord. Ako nga'y bagay ng kasala at nagpapakumbaba akong aking sarili upang kayo'y mga taas dahil sa pangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Akin sinamsam ang ibang iglesia at tinanggap ko ng upa sa kanila upang mga siwa sa inyo. At pagka ako'y nakaharap ninyo, ako'y nagkukulang ng ikabubuhay. Ako'y hindi naging pasan sa kanino man. Sapagkat mga kapatid, sila'y nanggaling sa Macedonia at tumakip sa amin ang pangangailangan sa lahat ng mga bagay na pinag-iingatan kung huwag maging pasanin sa inyo. At mag-iingat nga ako sa Diyos kung paano nasa akin ang katotohanan ni Kristo, sino man ay wala, hindi makakapigil sa akin. At magpupuring ito sa dako ng Akaya, bakit sapagkat ako ba'y iniibig, nalalaman ng Diyos. Sa 12, na tapat aking ginagawa, siya kong gagawin upang maputol ang kadahilanan ng mga kadahilanan upang anumang ipagmupuri sa kanila ang magsumpungan na gaya nila sa amin. Amen. God bless you po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang noon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamalapang noon. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng malapang noon. Kaya nga, tandaan po natin mga minamahal, kung paano ang bawat mananampalataya ay nagsusumikap na gumawa ng mabuti patungkol sa paglilingkod. Mga minamahal, higit na gumagawa ng paraan ang mga lingkod ng dakilang Diyos patungkol sa espiritual nating paglilingkod. Unang-una sa iglesyang ito, mga minamahal, pinagpala tayo sa pag-itinalaga sa atin ang huling propeta, ang ating beloved parents in the Lord, our beloved honorable evangelist pastor, Wildis Radameda, kabalikat ang ating beloved mama, di beloved children, maging lahat ng mga magagawa, mga minamahal, mga naturuan nila, mga minamahal, ang mga tunay ni lingkod ng malapay noon, gagawa at gagawa ng paraan, may paramdam lang ang pagmamahal sa bawat mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating malapay noon, kahit may mga hadlang pa, kahit may mga kapanganiban pa sa pangarap ng ebanghelyo, pigilan man ay hindi pasusupil. Palakpakan po natin ang malapay noon, bagamat paano tayo minsan bilang Kristiyano, sa pangangaral lang, mga minamahal, kung minsan tayo pinagdaramdam,
sa mga lingkod ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Katulad siyan, yung mga gampanin ng mga manggagawa na itinalaga ng ating malapanginoon, mga minamahal, hindi po birong ang pasaling pang-espiritual, mga minamahal. Kaya nga, salit, mga minamahal, na tayo po'y magdaramdam, makipasan tayo sa iglesia, mga minamahal. Kung ano yung nararapat natin magawa para sa gawain malabas sa ikabubuti na gawain ng malapanginoon, yan ang dapat po nating tutukan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapanginoon. At lahat ang magsabang, praise the Lord. Lahat ang magsabang, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, sapagkat kuminsan sa malakasulatan, may pagdaramdam si Apostol Pablo. Na iko-compare niya minsan yung bawat iglesia. May mga iglesia na talagang kahit anong pangangaral niya, nandun yung pagdaramdam, andun yung patuloy pa rin sa paggawa na hindi ayon sa kalooban ng malapanginoon. Subalit may mga iglesia rin naman katulad ng Macedonia na talagang mismo si Apostol Pablo, nagpatutuo siya, grabe ang pagka-bless niya. Bakit? Bukod sa sila'y matatapat, mapagmalasakit, mapagmahal sa mga manggagawa. Makapalakpak po ba tayo ng malakas sa palakpak sa ating pinakamamalapanginoon? Eh pinagpala po tayo din sa lugar na ito sa kabagan ng malapay sa una dalang ating bilang peres in the Lord. Pinagkaluban din tayo ng mga manggagawa na tayo po'y pinagmamalasakitan na ang puso't isipan ay nakatalaga na magsagawa ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya kung ano po yung desire po niya, nila mga minamahal, kinakailang makibahagi tayo. Katulad niyan, desire ng ating bilang ordained preacher na tayo po'y makapagdaos ng krusada. Hindi posible yan, mga minamahal. Basta tayong lahat ay magiging kabalikan sa pagtatagumpay, pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipangyayari ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Kaya sa huling talata na po tayo, dahil napakabilis ng ating oras, mga minamahal, purihin ang ating mga Panginoon, dito na po tayo sa aklat ni Nehemiah, kapitulo po, o Nahum, kapitulo po 1, versikulo po 7. Kindly ating basahin ang huling talata, tayo pinasa oras ng mga minamahal, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Nahum, kabanatang sa talat, kabanatang 7. Ang Panginoon ay mabuti, katibayan sa karawan ng kabagabagan, at nakikilala niya, yaong naglalagak ang kanilang tiwala sa kaniya. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang lahat magsabi ng praise the Lord! The Lord know it, God know it, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang Panginoon ay mabuti. Mabuti ba ang Diyos? Ang lahat magsabi ng praise the Lord! Mabuti ang ating malapanginoon dahil hindi talaga nagpapabaya. Sa oras na pagkailanganin mo siya sa pagsubok mo, na halos parang na-down ka na, mga minamahal, nandiyan mo mararanasan yung saklolo. Responde ng ating malapay na kailanman. Hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwanan ng ating pinakamalapanginoon. Lalo tigit, mga minamahal, sa kanila nakilala niya at patuloy na naglalaga ng pagtitiwala sa kanya. Purihin ang ating pinakamamalapanginoon. Kaya tayo po, mga minamahal, umawit sa ating pinakamamalapanginoon. Katulad ng ating napakinggan, lahat ng bagay ay hindi lingid sa ating dakilang Diyos. Ultimo yung tibok ng ating puso, yung nilalaman ng ating puso at isipan, ang lahat ng bagay, siyasat ng ating pinakamamalapanginoon. Kaya tanong marapat po natin gawin, mga minamahal, dahil wala talagang may tatago, lahat ay hiyag sa malapanginoon, kinakailangan magpasiyasat din tayo sa ating pinakamamalapanginoon. Tayo po umawit sa ating dakilang Diyos, puso ko yung sinisiyasat, mga minamahal. Ibinibigay ko pong buong pagkakataon, bilawin ko Richard Mark, Nuwal para po sa ating pumano. Praise Lord. Amen. God bless you. David Copichu, Brother Albert Arevalo, sa pinagpalang banal na mensahe sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po'y pinagpala, mga minamahal, dahil kilala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Alam ng Diyos lahat po ng ating pagtitiis. Alam ng Diyos lahat ang ating iniluluha sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At isang magandang balita, kilala tayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Alam ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Puso ko, iyong sinisiyasa. Oh,
bagay ko ginagawa. Ang mensahe, mga minaman, ang pinapakinggan sa araw na ito. Hindi lingid sa mahal na Panginoon. Lahat ng ating pagsusumikap, mga minamahal ko, mahirap man, masakit, makasunod lamang sa panalakalooban ng Diyos. Alam lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang malupay-pay sa paglilingkod mo. Kilala ka ng Diyos. Nakita ng Diyos lahat ng ating sakripisyo. Wala lang tayong makakilala. Wala lang tayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Lahat yan, inandaan ng ating mahal na Panginoon. At isang araw, aalihin mo ang lahat ng mga pagpapala na naghihintay para sa iyo. Kaya magpatuloy ka. Hallelujah! 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 Ang lahat ng salamat, Panginoon,
ang ating pangluha. Minsan lumuluha ka ng palihim. Minsan hindi ka naman unawaan ng mga tao sa paligid. Dahil ang Diyos na ang nakakaunawa sa iyo. Dahil kilala ka na Diyos. Talikuran ka ng mga tao sa sanlibutan. Ang Diyos, kailan ba hindi ka tatalikuran? Dahil kilala ka na Diyos. Tag-aari ka na Diyos. Mahal na Panginoon. Napakagandang banal na mensahe, banal na pangusap ang ating napag-aralan sa araw ito, mga minamahal. Isang assurance na pangako na kapag kilala ka ng Diyos, walang kalungkutan na malaig sa iyo, walang karamdaman na malaig sa iyo, walang pagsubok o problema ang malalaig sa iyo. Dahil isang tiyak na bagay, isang magandang balita, kapag tumawag ka sa Kanya, tutugon siya sa iyo. Hallelujah! Kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang pagdurusa mo. Alam ng mahal na Panginoon ang pagdidiis mo. Kaya, huwag kang panginalulog minsan. Parang gusto mong sumuko, gusto mong tumalikod. Pero kapag naaalala mo, ako pala ay tinataka ng pananasadong Espiritu na kahit anong mangyari sa mundong ito, hindi ako pababayaan na lang magpamayari sa akin. Hallelujah! Napakagandang banal na pangungusap, mga minamahal. Maraming tao ang tumatawag sa Panginoon, subalit hindi sila kilala ng Diyos. Kaya ikaw, nakilala ka ng Diyos, miskin bilang ng iyong buhok, alam ng mahal na Panginoon, tumawag ka! Tumawag ka sa mahal na Panginoon. At sa tiyak na baga, tutugunin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, kung wala na po tayong baguhan, tayo dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dakila mapagpala namin nga mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Jesus, ulat dalangin ng aming minamahal at ginagalaman na Pastor Valdisman Almeda. Purihin ang iyong banal na marahig ng pangalan. Salamat, mahal na Panginoon, sa isang napakagandang banal na mensahe na iyong pinakaloob sa amin sa araw na ito, mahal na Panginoon. Katunayan, mahal na Panginoon, hallelujah, na ang iyong mga anak ay kilala mo, mahal na Panginoon. Alam mo ang aming lakad, alam mo ang aming pamumuhay, alam mo ang aming mga pagtitiis sa sakripisyo, hindi ligid sa iyo lahat, mahal na Panginoon. Kaya alam namin, mahal na Panginoon, anuman ang mangyari sa mundong ito, kami iyong pangahawakan, patatatagin at palalakasin, at kami lahat sa salubong sa iyo sa alabab hanggang sa ulit muli mong pagbabalik, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa napakagandang pangakong ito, mahal na Panginoon. Salamat din, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa aming mga magulang sa iyo, sa aming mahal na pastor na patuloy na nanalangin para sa amin, na ipinapanalangin ang buong mga banal na gawain, Luzon, Visayas, sa buong mundo at maraming kaluluwang na ilalabas sa banabanan at naliligtas. Salamat, mahal na Panginoon. Patuloy kaming sakop ng tao ng Diyos sa kanyang mga dalangin, mahal na Panginoon.
Maraming salamat din, mahal na Panginoon, sa patuloy na pagpapala mo, pag-iingat sa lahat ng iyong mga anak nagsusumikap, mahal na Panginoon, makasunod sa balang kalooban. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na lagi ipinadarama sa amin, mahal na Panginoon. Kaya dalangin po namin, mahal na Panginoon, kami datang mo mainit lahat na naglilingkod sa iyo, buhay sa salubong sa alampahap hanggang suli mong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumako, mga minamahal, sa ating po mass healing, praise God. Sabi ng Biblia, pagkatapos natin maghanap ang malakalooban ng Diyos, ang Diyos ay tutugon sa ating mga dalangin. Mga minamahal, hindi maiksi ang kamay ng ating mahal na Panginoon. Ipatong ang isang kamay sa ulo at isang kamay sa parte ng katawan na tayo mayroong karamdaman. Hallelujah! At pagkatapos natin mapalayas ang mga karamdaman, itaas ang dalawang kamay upang palayasin lahat ng mga problema at pagsubok, mga hadlang sa ating mga dalangin. Nakapagsisi na tayo, kaya sabay-sabay po tayong dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Dakilang mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming mahal na Panginoon at dalangin ng aming minamahal at ginaganaman na Pastor Wildis Rada Almeida. Sama-sama naming sinasaway, pinalalayas lahat ng uri ng karamdaman sa aming mga pisikal na pangandiman, si Puntrang Kasulagnag, TBD, Abitis, Cancer, Leukemia, Psoriasis, COVID-19, African Body, Numa, Jesus, mga kapuloy, pangalan is, be healed in the name of Jesus, cast out right now, in the mighty name of Jesus, be healed in the mighty name of Jesus, demonyo ng mga problema, pagsubok, kahirapan, kawalan ng pananampalataya, pagkalinlangan, hadlang sa mga pagpapala, cast out in the name of Jesus, lumayas kayo sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, victory in the name of Jesus, be blessed in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise God. At bilang tanda na tayo po ay tinugon na ng ating mahal na Panginoon sa madalangin, sabay-sabay po tayong sisigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Jesus, praise God. God bless you so much. Shout out to the corporate church.